Ready na, ready na, ready na, start na. And so, 5, 4, 3, 2, 1. Giving a disclaimer of the content, mga pre. So, ang disclaimer po ang sasabihin ko about sa issue na nangyari ngayon ay biglang lumitaw na naman hanggang ngayon. So, sunod-sunod na pangyayari ang issue ng August itong buwan. So, isa-isahin natin, mga pre. And so, yo, what's up sa inyo mga pre? So, nakagulo na sa mga social media ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. And so, unahin po natin yung kay Doc Adam na sinabi niya ngayon sa YouTube channel. So, search muna tayo mga pre. So, ito na nga guys, nagsasearch tayo. So, ito guys, ang inano ni Doc Adam, Filipino YouTuber is very wrong. So, panoorin natin mga pre. Sa video na ito, pag-uusapan natin si Paul Lowe. Here we go again. He's some Filipino YouTuber that does topical news videos with 1.5 million subscribers. Kahit ganon kalaki ang page niya, nagkalat pa rin siya ng misinformation. So yung sinabi ni Doc Adam dito is ang napanood ko dito is so panoorin natin yung kay Paulol. Check natin. So bago muna tayo makita ng false information, and so panoorin natin yung video niya dito, yung OSCHA review. So tignan natin dito mga pre. OSCHA review. Ito, to. Pura luka, OSCHA review. Nasa huling video niya. Lumayo ka sa issue, baka lumayo ka sa topic, baka magbato ka. Ito pa nga, 1 month ago pa nga itong issue na to, nasa July pa. So, kasabay na itong weed shit na vlogger na to sa kaliwa. So, na-OOP ako dito. So, hanapin ko yung pinaka, yung sinabi ni Doc Adam dito. Wait lang, guys. Yan. Ngayon, papasok na yan talaga ng mga balitang, next naman. Na pwede... So guys, ito po siya yung balitang ina. Yung date na ito is 19 July 2023. So, play natin mga pre. Napagkakitaan. Siyempre, di ba, sex sells eh. So, yung mga bastos, madali ma-share, madali ma-tag ang friend. So, naalala ko to yung DepEd yung nahack yung sa Antipolo City. So, panoorin natin. Sa katawa, ha-ha-ha. Di ba naman, tuloy ang huling update ni Doc Adam regarding kay Dr. Farah. Kung naalala nyo, 3 years ago, naging issue yan. Regarding sa kanyang mga cabbages at gumagawa siya ng mga extraordinary claims. Diba kung kanina meron tayong exceptional measure, ito ang extraordinary claims na pwedeng mas-solve ng garlic ang cancer. At syempre, tulad ng mga albularyo na lumilipat kada barangay, nasa ng peer reviews mo dyan? Nasa ng iyong paperwork para dyan? Hindi naman pwedeng haka-haka lang yan. Baka sa isa gumana, sa isa naman hindi. Baka naman ikalala pa yan na kanyang magiging sakit. So, in-update niya dito sa kanyang kaso regarding sa kanyang legal battle kay Dr. Farah. Maraming salamat sa iyo na patuloy pa rin ating medical movement dito sa Pilipinas. Ano na sa... So guys, ang update ngayon ay in-edit sa YouTube. And so yung tool na ito, yung... Ewan ko sa mga editor, so yung YouTube studio ngayon ay... Ewan ko kung in-edit na. Ngayon ko lang to na-play ah. Wait lang. Sakit. So, in-update niya dito sa kanyang kaso regarding sa kanyang legal battle kay Dr. Farah. Maraming salamat sa iyo na... Ayan, in-edit na siya guys, tapos na yung kaso. Dito pa lang na-edit na yung ano. Kasi guys, pwede po siya ma-edit yung tool mismo sa YouTube. Yung tatagal yung clips. And so, continue natin yung sinabi ni Doc Adam. So, bago yan, i-continue natin ito yung sinabi ni Paulol dito. Patuloy pa rin ating medical movement din sa Pilipinas. Ano na sa mga ating mga mamamayan sa kabundukan, hindi naman sila easily accessible sa ating mga ospital. At Dr. Farah closes after getting dentist allegedly from senior FDA enforcers. My deepest and greatest regret that I inform my patients that I will... Hindi ko na i-sasabihin, basta ano, Boston. I'm basing this on court documents, FDA documents, and Dr. Farah's own social media channels. On the 19th of April, 2018, the Department of Health received a letter of complaint from 5 medical societies. This letter made many allegations,
against Dr. Farah in the clinic. So sinabi niya dito na yung mga herbal medicines niya, yung drugs and concoctions sold by Dr. Farah are allegedly not licensed with the FDA and were not even registered prior to being marketed, distributed, or sold. Dito pinakita pa na ito yung mga prescriptions na binigay ni Dr. Farah sa kanyang mga bumibili at nawala. No therapeutic claims. Did they purchase this from the center's pharmacy? Please note, when you look at this picture of the armed guards with guns, I'm just painting a pharmacy. The pharmacy? Spelled with an F. Yun din yung una ko napansin. Spam F. Kung gusto nyo papanoorin in detail na nangyari dito, pumunta kayo kay Doc Adam Channel. So, doon na natapos sa mga marites ngayon. So, ang dito guys, ang sinabi niya dito sa updated dito sa balitang ina guys, nag-update lang siya, kumbaga nag-promote lang siya dito. And so, accidentally na sinabi niya, pero panoorin natin yung sinabi ni Doc Adam dito. Sa sinabi niya na kanina, and so sumabog pa naman yung YouTube channel ni Nico David, and so nang nakita ko to, at boom, doon ako na, so continue natin. Misinformation tungkol sa akin, and tungkol sa lawsuit ko. Doc, this is so irresponsible and disappointing from such a big YouTuber. Oo nga. Now, para sa akin, there's two possible reasons why this has happened. One, hindi siya nakakaintindi ng English. So, explain ko lang dito. So, ayoko ng favoritism dito sa mga YouTube kahit naka-membership ako. And so, guys, ang sasabihin ko lang dito, nag-iisa kasi si Paul L. bilang editor. Naintindihan po natin. So, ewan ko sa mga editor niya kung anong ginawa niya dito. And so, lahat ng mga editor minsan nagkakamali. Hindi, walang perfectong tao dito sa mga pag-edit ng mga videos natin. And so, si Paul L. kasi nag-iisa siya kasi mahirap siya mag-manage lahat ng mga contents, sa dami-dami na contents ng mga issues, sunod-sunod, patong-patong na halos utra kayo sumasakit ang ulo ko sa mga i-debunk lahat yung mga video. Like kay Nico David naman, is nila live stream niya ang bawat debunk. And naintindihan ko naman ang bawat topics. And so, good shot. Shoutout po kay Nico David. So, hindi nyo po natin. And so, ano niya kasi, guys, sa content niya, hirap kasi siya mag-isa eh. Kaya, pansin nyo sa mga pinapost ni Paolo, naghahanap siya ng ibang editor. Minsan kasi, yung nakikita kong editor ay, minsan, sumasupply din. Yung nakikita ko mga updated video ni Paolo. Minsan nga yung tawag dito yung recording, nakashow pa yung iba. So, hindi ko mapalagpasan yun. So, sobrang tagal na nun. And so, continue natin yung video mga pre. Nang maayos. Two, sobra ang tabad niya. He is so lazy that he didn't even bother to watch my video before he made a video reacting to it. Doc, for everyone to understand why you are so angry, you first need to show them what he did. So a few weeks ago, I uploaded a YouTube video about Dr. Farah's lawsuit against the FDA in the Philippines and a judge. I'll show you the first 20 seconds of this video. So subscribe na po kayo sa second channel ni Doc Adam. So ngayon ko lang nalaman ito, may second channel pala si Doc Adam. So panoorin natin mga pre. Dr. Farah Augustin Bunch versus judge and media. Ooh, a judge. Shavid Puno, in her capacity as General Food and Drug Administration Director. Ooh, the ex-FDA Director. Case dismissed. Malinaw, kung ano ang paksa ng video na ito. Doc, it's so bloody obvious. And then again, at the 1 minute mark, an ex-judge and media. Ooh, a judge. 20 seconds of this video. Judge and media. Wait lang guys, seryoso ba to yung Court of Appeals of Manila? Judges sa corpus is the higher capacity as... Wait lang, ang basahin ko. Legit ba to? Ooh, a judge. Shavid Puno, in her capacity as General Food and Drug Administration Director. Ooh, the ex-FDA Director. Case dismissed. Malinaw. Kung ano ang paksa ng video na ito? Doc, it's so bloody obvious. And then again, at the 1 minute mark, I said this. So on the 18th of May, 2023, the... Okay, so nag-gets ko na. Kaya pala, accidentally nasabi ni Paolo na tapos na pala ito yung kaso. And so, bahala na kayo humusga dito. So, kayo ang magbigay ng opinion about dito sa dokumento na to. And so,
accidentally na nasabi ni Paolo na tawag dito na case dismissed pala yung kaso. And so hindi naman pala. And so nung napanood ko yung pinakahuling video niya ay hindi pa tapos ang kaso ni Dr. Farah. And so panoorin natin mga pre. Yes, Dr. Farah filed against the judge and the FDA director and the Court of Appeals in the Philippines was dismissed. Anyway, I got hold of this case. So sa video na ito, pakusap natin ito. Anyway, it's fairly clear that this lawsuit is not about my case. It's very, 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 very clear from just watching a few seconds of the video that the lawsuit is about Dr. Farah's case in the Philippines against the Philippines FDA. Anyway, a few days after my video, Paulo, the Filipino YouTuber with 1.5 million subscribers, uploaded this. Ito update ni, hopefully ang huling update ni Doc Adam regarding kay Dr. Farah. Kung naalala nyo, 3 years ago, naging issue yan regarding sa kanyang mga cabbages at gumagawa siya ng mga extraordinary claims. Diba kung kanina meron tayong exceptional measure. Wait, 5 years ago in-upload yung YouTube, yung ano niya dito? At so yung dito naman yung in-upload yung balita yung ina is 23 hours ago. So panoorin natin to. And so, yung pinakita ko sa inyo kanina is may tinanggal siya doon si Paolo doon. Yung pinaka yung case dismiss. Doon ako nahanapan ng butas mga pre. And so, panoorin natin mga pre. Ito ang extraordinary claims. To in-update niya dito sa kanyang kaso regarding sa kanyang legal battle kay Dr. Farah na na-dismiss na. Palakpakan. So, yung dito pa lang guys, 5 hours ago. And so, doon ako nagtaka. And so, kaya na umusga dito. And so, nang play ko yung huling video na yon ay pinutol na nga. Kasi sinabi ko, inulit ko lang guys, ay meron editor talaga sa YouTube. Pwede mag-edit dun. Pwede nga magtanggal ng advertisement dun eh, sa YouTube studio. So, continue natin mga pre. Ito Adam, maraming salamat sa iyo. Mike! Yun lang sumablay si Paolo dito. And so, hindi naman lahat na perfectong tao na pwede bang tayo, minsan nagkakamali din tayo. And so, alam na naman natin na may sumablay siya doon ng una si yun yung impostor na among us. So, panalaman na sumablay si Paolo dito. And so, panorin natin mga pre. Yes, my case, hindi pa dismissed ang case ko. I even talk about my case in that video. The one that you reacted to. So my lawsuit with Dr. Farah is still ongoing. Come on, Paulo! It's so obvious! Obviously. And ang dahilan kung bakit sobra ang galit ko dito, I have spent 3 years and $700,000 in my case. And I am still fighting this because I will always stand by what I think is right and wrong. And I'm aware of so many Filipinos who have been misled by Dr. Farah's past advice. And it really annoys me that people like Paulo create YouTube videos with misinformation about something that I'm so passionate about. It's really, really damaging. Because you were too lazy to just watch a few minutes of my video. So guys, bago yun guys, and humingi ng sorry agad, wait lang, humingi ng sorry agad si Paolo dito sa balitang ina, so panoorin natin mga pre. Tony Fowler! So bago tayo mag-start mga pre, and so panoorin natin yung pinakahuli. After neto yung kay Doc Adam, and so i-discuss natin yung potato corner mga pre. And so start na natin. Oh, ito na. Yung patatas ng inumoya, it added that they are working on ensuring that the visa will not... Ako'y wala sa palita, ay napasin sa ginagawa yung kawa ko, so hindi ako makapag-edit. Pero, i-update ko na din yung ito, Adam, na-edit ko na yung video na yun, inayos ko na ulit. Sa pangkawalan, malaking pagkakamali ko yung sinabi ko doon na yung kay Dr. Adam at kay Dr. Farah na kay Sai tapos na hindi po tapos ha at case lang kayo yung kay Dr. Farah mali naman yung part na history case that's false misinformation at pagmamadali at mali ko yun at I still hope for the best para kay Dr. Adam sa kanyang case dala niya ang bandera ng Pilipinas sa pagkikipaparami ng mga
information mismo dito sa social media. At dapat isa ako sa mga nagdadala ng watawat na yon, ng pilas na yon. Kaya Dong Adam, mahal na mahal kita. Yun yung una kong maliit, tapos sumunod yung kay Mia, tapos sinampal mo rin sa video, parang tama na, ayusin mo na. So yun yung mangyayari sa mga dating na video. Gusto ko yung update, in-update na rin yung video na yun kay Dong Adam. Nilagay ko rin yung kanyang GoFundMe. Please support natin si Dong Adam. Kahit may naipin niya ako, tawagin ako naman mo, okay lang alam ko. At magandang wake up call ko yun. Sinabi niya at support Dong Adam hanggang sa dulo. Papalunin natin itong cabbage doctor na to. And so, hintayin natin ang pinaka-reply ni Doc Adam about dito sa content na to. And so, yung kay Nico David na papanoorin ko pa mamaya kung ano ang update. Pero shoutout pa rin kay Nico David. So, ikaw ang pinaka-legendary na pinaka-debunker sa buong mundo. And so, yun lang. And so, ba yung gagawin ko ngayon? And yun lang. So, kung gusto nyo mag-donate kay Doc Adam, mga pre. And nasa comment description, mga pre. And so, any amounts lang, mga pre. And so, kahit wag nyo sa akin ibigay nyo na lang po kay Doc Adam para po matapos na yung case about kay Dr. Faraz na nagpapakalat ng false information about sa mga gamot na kung ano-ano. Parang albularyo yata mga gamot niya. And so, bago yan, mga pre. And so, magka-topic po tayo sa potato corner, mga pre. And so, panoorin natin yung sinabi niya dito. Wait lang guys, yung sa balitang ina, yung potato corner. Sa nag-post nitong, ito yung kanilang criteria and qualifications. We are hiring service crew, 18 to 30 years old, at least half. Dito pala, nababisit na ako. Pasensya na po, and so wala po masyado nakita. So, naghahanap po ng restaurant na mas safe. And so, discuss ko na muna itong potato corner. And so, 18 to 30 years old, at least high school graduate. Eligible of basic math, kahit math mismo, kahit kinder, alam pa mag-math. Kasi ang math guys, kaya na mag-addition, subtraction, multiplication, division. Kaya na mga ano yan kututusin. Kahit mga hindi tapos ng high school, kaya pa yan Female. Isa pa yan. Good visual impact and pleasing personality. Oh my. And so, weight just must be propagated to height. Malabo na mata ko. Have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Grabe, pati teeth, kailangan pa ng tao ng teeth. And so, kailangan pa, magpapadentist pa ako, magpapaputi pa ako ng ngipin, ganun. And so, know how to communicate in Filipino and English. Ah, shit. And so, sobrang nakaka-weird to, mga pre. And so, nandun ako sa Green Hills, guys. Pwede naman, guys, mag-Tagalog If na may foreigner doon sa anong tawag dito sa Green Hills, pwede naman mag-speak English And so, definitely love dealing in all types of people. Sobrang basic to yung inano. Pero doon ako natitrigger dito sa set of teeth. Oh my goodness. Kahit naman sino matitrigger dito. And so, punta tayo sa job street, mga pre. May pinusa ako dito. About sa IT. Wait lang, discuss ko lang dito. Yan, ito din, discuss ko lang dito. IT officer, offer nila 25 to 33K. And so, the job description, network and system management, setting up configuration and maintenance the organization computer, network servers, and IT systems. And so, pansin ko, wala naman networking nandun sa potato corner. And so, ang ginagamit nila dito na server ay offline lang naman ang ginagamit nila dito. And so, may database naman dito sa loob ng POS machine doon mismo. And user support, providing technical support and troubleshooting assistance of end users. Ang kino-troubleshoot nila dito is ay yung malaking screen ng LCD doon sa potato corner, mga pre. And so, hindi lang yan. Yung mga POS machine doon ng potato corner, meron din doon. Tapos mga ano doon, security management. Implementing and maintenance security measurement to protect the organization data, network, and systems.
Tapos ang offer 33,000. Oh my goodness. Ito pala pinapahirap ka na nito. And involving monitoring room, potential security break. Dapat ang offer nito nasa 60,000 to. Ito pala ko. Security management pala. Takin ang hirap nito. Di syempre mag-ano ka pa dito sa database mismo. Ang matrabaho to guys. Conducting regulatory security audits and educating staff. Oh my. Ang inang yan. Ito pa, isa pa. Software and hardware maintenance. Ensuring the software application and hardware components are up to date and functionally property. You have responsible to software installation, update, and patch management. And so, di ko alam kung anong operating system ang mga POS machine. Depende na rin yan sa mga tawag dito. Sa mga company. Dito pala sumasakit ang ulo ko dito. User support. Providing technical support and troubleshooting assistance of end user and help employees the hardware and software issues. Example, pag may nagloko. Tapos pupunta mo sa store nila. Tapos ang offer, 33,000 per month. Oh my goodness. Ito pa, isa pa. The software issue under the IT-related question and guideline and using IT resources. Oh, fuck. Ito pa, security man. Saan ba dito? Ayan. Okay, so nabasa ko dito. Saan ba ako? Ay, so binasa ko pala dito. And so, dito na pala ako sa IT procedement and inventory. Ay, putraks. Ascending the organizing ID need, identifying the solution and the hardware software. Lalo pang dumagdag to. ID training and documentation. Conducting training section of the staff enhance their IT skills and knowledge. You also create and maintain documentation in the manual and technical guides. Paano kung may nawala example ng inventory dyan? Tapos IT na sisisihin dyan. Ako, dapat yung former IT, tanongin nyo to kung kompleto yung documents dyan bago kayo mga ano, lumusog dyan. And so, collaboration in the IT teams and vendors. Working with other IT staff and external vendors of resolving complex issue and implement new IT solution or projects. Naku. Monitoring and performing optimization. What the guess? Tapos ang offer, 33,000 per month. Sino ba matutuwa na ito? Holy fuck. Ito pala ang taas ng ano, ng inana ng potato corner. Gago. Holy fuck. 33,000, tapos namimili pa sila ng tawahan. Wisit. So, continue natin sa content ni Paulol. To 30 years old, at least high school graduate, knowledgeable to base unit to height. Bro, paano nyo ba ito ginawa? Bro, ganito kasi sa AVM strand. So one day, sir dropped the bomb. Ayun ang patatas ko, Duramol, das Marina sa corner. Statement tungkol dito. Tama nga naman, kasi kung hindi pogi o hindi maganda magbebenta sa'yo, paano ko gaganahan kumain yan? Parang ito. Guys, sobrang easy. Sobrang easy nito. So mga salesman at saka sales lady ang ginagawa nila ng makeup kahit bakit baka kahit ang item nila kaya nila paputiin eh. Search niyo guys, meron yan mga tutorial yan. Paano kang pumuti pero may item ka pero may ginagamit silang produkto na pampuputi. And so continue natin mga pre. Yung feeling nila professional yung pagkakasulat nila. Alam mo yung mga nakikita mo sa work emails mo as per our email parang ganito yung dating. So siguro hindi nila hindi na feel nung naggawa nung art na to, yung gumawa nung art para sa social media post na to na masakit to sabihin ng sa ganyang paraan. Galing kay John Trey. Hi, my name is Catriona Gray. And so guys, mamaya sa huling video, punta natin yung potato corner sa Shangri-La mga pre, silip-silip tayo. And so, continue natin mga pre. Pag Miss Universe, sa levels. Tapos yung sahod. Tapos yung sahod mo dito, minimum wage. Minimum, mas lalo dito. 33,000 per month. Ang ilang mga offer, ang tataas, gago.
Kahit sino, matutuwa ako sa 33,000 per month eh. Dapat ang offer nila dito is 40 to 50. Ang ina, iba yung post machine ng, ano, ng, ang dami guys. Ay, ito security management, alam ko website na ipapagamit nito sa mga ano na to eh. Kasi hindi, wala talaga, eh, kailangan talaga website nito sa, ano, potato corner, sa mga, pag-upload ng mga reports, tapos mga iba, siyempre, kailangan din yan. Ito, networking system management, kailangan din yan. So, kailangan, mas mataas din to. Kulang to, 33,000 nito. Lisip! The best job street. Ang highest ng standard pero mababa ang offer. So continue natin mga pre. Tapos yung sahod. Tapos yung sahod mo dito minimum wage na yun. Wala ka pang pambrace eh. Paano ko pakukompleto yun? Tang ina dito pala natatawa na ako dito. Godsins of teeth mga pre. So yung pagde-dentist pa nga. Magkano pag dentist doon? Mahal pa nga eh. Yung siya nga pa nga. Paano ka pa pag ano may... Example ako. May singaw ako sa ngipin. Magkano magpagamat sa singaw ng ngipin? Example sa dentista ako. Utra guys yan. So continue natin mga pre. Ngipin ko nyan. Traveling, kasi siyempre kung nasa isang corner ka lang na nagbabenta ng patatas, kailangan nakapag-travel ka na around the world. Some people here in the Philippines were living with such little visits. Oh, English! Bar, so... Oh, check! Do you have a check mark? Visit eh. Ito. Visit ako dito sa may part na to eh. Basta potato card din. Basta potato card din mga presyo trigger na to. So, continue natin. English! Oh, check! Do you have a check mark? Doon sa, ano, criteria. Pupunoyin natin yan. Project, 18 to 35 years old. Ang arte, guys. Hindi lang yan, ano, mga nag-ana ng French fries. Lalo na sa IT dito, pre. Mas matatawa ka dito. Very good, ye. Yeah. Post on August 15, 2023. Yan. So, continue natin, mga pre. 18 to 35 years old. Meron guys sa Green Hills na observe meron ko yung mga staff doon ng mga potato corner, and so calculator ang ginagamit nila. Minsan yung iba gumagamit din sila na dumadaya din sila ng timbangan doon, ay gusto ko rereklamo yun. Yung mga ibang fries na nanatira sa potato corner na hindi pa sinasama doon, anong purpose doon, anong gagawin doon, tatapon nila yun. And so sorry ha sa explanation ko mga fries. So continue natin. We are hiring requirements. Ayoko lalabas ka na kasano na kita, bravo. Ayoko magagala na ng sobrang iksi ng short po at wala kang pag-cycling ako po. Amoy sour cream. Patatas mo. Huwag ka magbibisyo. Number 4, ayoko lagi ka nagpupuyat sa walang kwentang dahilan. Huwag ka magpupuyat dahil sa akin. Huwag kang magpapalipas sa oras sa pagkain. Kaya lagi kang order sa potato order. Ayoko na bumili ng giga fries. Lagi na lang mega bibilin ko. Buboycott ako pero onti lang. Onti boycott lang. Unahin ka sa potato corner. So yun lang mga pre. So natitriggered na ako dito sa potato corner na to. And so bago nga ako mamaalam mga pre, so let's support Doc Adam and YouTube and yung mga donation na sa description. And so tulungan po natin siya na labanan ang mga false information about Don. And so yung kay Paulol naman, and so bigyan ko tips kay Paulol kahit naka-member ako. Sana yung mga editor na katulad yung ibang editor na double check na mismo yung mga resources or other video, kasi may nakikita ko may bugs, may lumilitaw ng recording doon sa may bandang itaas. And so yun lang mga pre. And so yun lang, mamaalam na ako. And so thank you mga pre. God bless.